Hello guys, and for today's video ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagsagot ng malumanay. Gaano to kahalaga? Pakinggan po ninyo ang ating pag-uusap ngayon. Pero bago yan, intro muna tayo. Gusto mo bang sumaya? Gusto mong gumaan-gaan ang iyong problema? Gusto mong maging positibo? O, makinig ka ng aking kwento. So, welcome back at ngayon ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng malumanay na sagot. Pero bago yan, ay gusto ko munang basahin sa inyo ang words of the day coming from the book of Proverbs chapter 15 verse 1 or sa Tagalog, Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 1 at 2. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Ngunit ang tugong marahas, puot ay hindi nawawaglit. Ang dila ng unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. So ayon sa talatang ito, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Alam niyo po, minsan kahit pagaano kagalit ang isang tao, kahit pagaano na mataas ang kanyang boses, kapag ka ang iyong mga sagot ay malumanay, ay mahahawaan siya nito. Bakit? Kasi it is written from the words of God. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Yun yung magic doon. Kapag ka naging malumanay ka, ito'y magbubunga ng pagkawapawi ng galit. Kaya kapag ka tayo ay mga matalino, sabi niya dito, ang dila ng unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Kaya hindi ibig sabihin, salita ka ng salita, marami kang alam dahil marami kang nasasalita. Sabi dito, ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Yung iyong sinasalita, marami nga, ngunit puro kahangalan. So, hindi ibig sabihin, pagka ikaw ay hindi nakakaganti, na ikaw ay hindi nakakapagsalita ng masama, katulad ng sinasabi nila, kunyari ikaw ay minura, at hindi ka nakaganti na ikaw ay magmura, ay talo ka na. Hindi po totoo yun. Dahil, ang katotohanan po, ang mga sumasagot ng pakunti-kunti, actually sila po ang tunay na may mga dunong at talino. Dahil nakikinig sila bago sila sumasagot. Kaya nga, sabi ng isang quotation, the more you talk, the more mistakes. Bakit? Dahil hindi mo nababantayan, hindi na pala tama ang sinasabi mo. Meron po akong kwento sa inyo. Meron pong dalawang klase ng hangin ang nagkatagpo isang araw. Si malakas na hangin at saka si mahinang hangin. Ang sabi ng malakas na hangin, hoy, mahinang hangin, ano bang ginagawa mo dito sa mundong ito? Parang wala ka yata ang pakinabang. Para saan ka ba? Wala kang lakas. Napaka-weak mo. Tingnan mo ako. Ako yung malakas at may pakipakinabang at kinakatakutan ako. Napakahina mo at wala ka man lang sigurong magawa kung maglalaban tayo. Aba, aba, ang sabi ng mahinang hangin. Ano ba ang nais ng malakas na hangin? Kung gusto mo ay magpaligsahan tayo, uwi ka noong malakas na hangin. Nakita mo yung unggoy na nasa puno? Kung sinong makakapahulog sa kanya, siyang panalo. Sabi ng mahinang hangin, kung yan ang gusto mo, edi subukan natin. Alam niyo po, nagsimula ang labanan sa sobrang yabang ni malakas na hangin dahil siya'y malakas. Ay talaga namang siya yung nauna. Sabi niya, papakitaan kita, watch and learn, kung paano babagsak ang unggoy na yan. Alam niyo, yung malakas na hangin ay kinuha ang kanyang pinakamalakas na hininga at umihip. Signal number one, hindi nahulog. Umihip uli. Signal number two, hindi pa rin nahulog. Lalong kumakapit yung unggoy dahil gumagalaw yung puno. Inihipan niya, ginamit niya na yung signal number 4.
hindi pa rin nahulog. Dahil the more na lumalakas ang hangin, the more na humahawak ang unggoy. Nako, sabi niya, last na to, pinakamalakas ko na, tudo ko na to, signal number 5. Tinudo niya na. Lalong kumapit yung unggoy. Alam niyo po, yung mahinang hangin ay naawa na lamang doon sa malakas na hangin. O parang hindi mo yata kaya, kaibigan. Parang napagod ka na yata. Parang hindi mo yata kaya palaglagin ang unggoy na yan. O mahulog ang unggoy na yan mula dyan sa sanga. Yan na ba ang kaya mo? Sabi nung malakas na hangin, aba, para namang may ikakaya ka. Sabi nung may nangangin, ito yung totoong watch and learn. Panoorin mo. Alam mo, lumapit ang mahinang hangin doon sa mata ng unggoy at inihipan niya ng dahan-dahan yung mata ng unggoy. Yung unggoy habang nasa puno, yung kanyang mata ay parang ang sarap-sarap. Parang pumipikit-pikit na ganon. Inihipan uli ng isa pang mahinang hangin. Yung mata ng unggoy ay, yung isang mata ay bumabagsak na. At isang ihipan na mahina. Alam niyo, yung unggoy ay nakatulog. At nahulog siya sa puno. Talo si malakas na hangin. Bagsak ang unggoy. Ano yung lesson? Ang lesson, hindi ibig sabihin malakas ang iyong sagot ay lagi kang panalo. Hindi ibig sabihin nakabulyum ka ng full volume ay ikaw ang mananalo. Gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, ang mga nananalo ay ang mga taong marunong magpakumbaba. Actually, ang tawag nga sa kanila sa Bible, mapapalad. Sapagkat sila lamang mga mapagkukumbaba ang may karapatan para magmana ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, hindi ibig sabihin ay hindi ka nakaganti ng malakas na boses ay talo ka na. Gusto kong sabihin sa iyo, kahit na malumanay ang sagot mo, kahit na hindi malakas, kahit hindi ka nagmumura, ay pwede kang manalo sa laban. At hindi lang basta manalo, kundi magkakaroon ka pa ng mas maraming karunungan. Kaibigan, manatili ka na maging humble. Manatili ka na huwag kainin ang iyong galit. Matuto tayong sumagot ng malumanay. Sapagkat sabi ng kawikaan, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Sana ay may natutunan po tayo ngayong araw at sana sa susunod nating mga video ay sundan niyo po. So, yung ating i-upload dito, yan, ay sundan ninyo. At pagkatapos, huwag niyong kakalimutan, of course, mag-subscribe na rin kay Kuya Minso para sa mas marami pang kwento na ating mapapakinggan. Yun lamang and God bless sa inyo. Hope to see you soon. This is Kuya Minso Channel, ang nagsasabing, in every problem, there is a solution. If you're not part of the solution, then you are part of the problem. Sana tayong lahat ay maging parte ng solution at hindi ng problema.